Sila ang elite unit ng Coast Guard, mga panlaban sa terorismo at iba pang banta sa seguridad. Kabilang sila sa 360 tauhan ng Coast Guard na natasang tiyakin ang katahimikan ng traslasyon ng itim na Nazareno bukas. Ayaw natin na land lang yung talagang mapagandaan. So pinagandaan natin yung dagat para hindi rin tayo malusutan. 31 floating assets ng Philippine Coast Guard at ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang nakadeploy ngayon para pangalagaan ang seguridad sa gaganaping Trastasyon 2019. Ang mga floating assets na ito ang nakadeploy na ngayon sa Pasig River at maging dito sa Manila Bay. Nilagyan ng mga medical personnel ang 2 barko ng Coast Guard na nasa likod ng Quirino Grandstand kung saan magsisimula ang traslasyon. Ito ang magsisilbing floating evacuation center sa isang sitwasyon na hindi nakakayanin ang rescue sa lupa. Kasama doon sa paghahanda ng Philippine Coast Guard, yung dual role ng mga barko, aside from safety, na maging evacuation transport. Babantayan din ng Coast Guard ang Jones Bridge na dadaanan ng prosesyon, baka kasi may mahulog na deboto. Sila rin ang sasaway sa mga kabataan na naging ugali na tuwing traslasyon ang tumalon mula sa tulay. Kanina, nagpaneling na ang K-9 unit sa tulay. Bukas, uulitin na naman nila ito. Pero sabi ng NCR Police, wala namang banta sa seguridad ng traslasyon. Gayunman, mainam na ang mag-ingat. Nakikiusap ang pulisya na huwag nang isama sa prosesyon ang mga bata at matatanda. Bawal ang paputok, bawal din ang pagsusuot ng sombrero. Wala tayong nare-receive ng mga confirmed or verified threat. Pero di ba nasa state of emergency and lawlessness tayo? So expected na dapat naghahanda tayo. Kaya katuloy-tuloy yung ating coordination with other agencies, pati na rin sa intelligence community. Sa Liwasang Bonifacio, na isa sa rutang daraanan ng posisyon, nakaset up na ang Philippine Red Cross Emergency Medical Unit. Hindi lang ito pang first aid, kaya rin magsagawa ng minor surgery dito. May delivery room din sakaling may biglang mapaanak. We aim to provide yung best possible assistance na may bibigay natin doon sa mga kababayan natin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.